Hey guys, what's up? This is your boy Manu. Welcome back to the channel. Today, I will show you my favorite guitar. Bago ang lahat, let's roll the BTS. Alright guys, so nakita nyo na yung gitara. It's a Squire guitar built by Fender. I upgraded the bridge, the pickups, the electronics, and as well as the tuning pegs. So from a basic guitar into a black guitar, gusto ko kasi yung combination ng wood and black. So, yun ang kinalabasan niya. Okay, so kunin natin yung gitara at papakita ko sa inyo. I-explain ko kung ano yung mga upgrades na ginawa ko. Here we go, the big boy. So ito yung pinakauna kong gitara. Nabili ko siya sa Perfect Pitch SM North. May kasama tong amp eh, yung maliit lang. Hindi ko alam kung magkano yung bili ko, pero mura lang siya. So matagal siya nakatambak, no? Kasi parang yung original feel ng gitara, since na hindi ako gitarista, hindi ako magaling mag-alaga. Anong nangyari? Nagkaroon ng mga kalawang, madaling maputulan ng strings. And then, nung nag-decide ako na i-upgrade siya, kinonta ko yung guys from GuitarPusher. And they are very knowledgeable sa pag-explain ng parts ko ano yung the best para sa gitara mo. Itong pickups lang, hindi ko nabili sa GuitarPusher, but I believe they are selling bare knuckle pickups. Meron akong Les Paul dyan na naka-bare knuckle pickups, which is a really good pickup. Dito, nakakabit ay DiMarzio the breed. By the way, hindi sponsored yung video. I'm just doing this for a review because I really like the quality of the work they have done for my guitar. So, sa pickups, ang gamit ko ay the breed set from DiMarzio. Galing siya sa Audiophile. Shoutout kay Gerald ng Audiophile SM North for helping me get this pair of DiMarzio pickups. Ang dating setup niya ay humbucker single-single. Pero since na hindi naman ako malid pag kigitara, so mostly rhythm lang, kaya ginawa ko ganito na lang. So, yan. So, pinalitan din namin ni Gerald yung electronics nito para masupport yung pickup. And also, naka-disable yung isang knob nito. Hindi ko alam kung ito yata. O, alam ko yung gitna. So, cosmetics lang to kasi. Yung pickguard na nakuha ko, walang available sa GuitarPusher ng time na yun, ang dalawa lang yung knob. So, yun. Dinaya ko lang. So, alam ng mga gitarista yan na medyo weird na tatlo yung knob pero dalawa lang yung pickup. Anyway, disable yung isa. Okay, so yung bridge ko is, yung bridge ko ay Wilkinsons. Yung set nito ay kulay chrome, so nag-decide ako na bumili ng saddle na kulay black para mag-pair lang yung color ng bridge at saka saddle. And then, pinalitan ko din yung pickguard into black para mag-complement dun sa burst color at saka dun sa amber color. Yung mga knobs niya, pinalitan ko din ng gold color ba to or amber color para mag-match lang yung kulay niya. And then, also yung nut, pinalitan ko din ng kulay black para metal na metal yung itsura. And then, yung kanyang tuning pegs, kung makikita ninyo, ano siya, ratio, non-locking tuners, kulay black din. So, itong mga tornillo na to, hindi ko alam, pinapalitan ko din sa GuitarPusher. So, the parts that I have bought sa GuitarPusher ay yung bridge, yung saddle, yung electronics, yung tuning pegs, and then also yung nut and itong block na ewan na to. So, yun. So, maaaring nakikita nyo itong gitara na to sa aking mga video and I really like this guitar. Yung build ko is parang tsumamba ako sa build na ang ganda ng tunog. So far, sobrang saya ko na, alam mo yan, sa isang mumuna yung gitara. Pag in-upgrade mo, yung mga parts niya is masusulit talaga. So, sa mga gitarista dyan, pag-invest kayo guys sa pag-upgrade ng gitara nyo at kung maaari at maiwasan nyo magbenta ng gitara para dumami yung inyong gitara, mas maganda. Okay, siya nga pala, it's a Stratocaster Affinity Series galing Squire. It's a Fender. It's a generic Fender. Sobrang sulit siya, I like it. Shoutout nga pala sa Stilt Clothing for my t-shirt. Paboritong t-shirt, ginagamit ko rin sa wakeboarding pag Sabado. Check out yung Stilt, magaganda ang kanilang gawa. So yun nga guys, no, maikling review, sana nagustuhan nyo. First review ko to, so I hope naging substantial naman yung video. Yung mga parts na ginamit ko for the upgrade, susulat ko na lang sa baba. And don't forget to like and subscribe na din para ma-update kayo sa bawat video na upload ko sa aking YouTube channel. And also please follow Glassstone Studio and Mbuno Kodos sa YouTube, Facebook, and Instagram para ma-update kayo kung ano nangyayari. Thank you for supporting local music. Thank you for supporting
Blaston Studio yan yung binugodos. Shoutout to GuitarPusher again and also Audiophile SM North sa pagtulong sa akin ma-upgrade yung gitara. They're one of the best providers ng mga parts ng gitara. I'm very satisfied about the service. Gusto nyo magpagawa or magpa-setup ng gitara, pwede nyo kontakin si Gerald o kaya ang GuitarPusher kung sa kayo malapit. Ang GuitarPusher is located sa Makati and also alam ko meron na silang store dito na bubuksan sa Quezon City. Si Gerald ay matatagpuan lamang sa Facebook at saka sa SM North Audiophile. So, ayun guys. Kita-kits ulit sa susunod na video. This is your boy Manu, and I'm signing out.